Kasama po natin sa ating discussion si Dr. Mark Santa Maria. Siya po isang neurologist mula sa Cardinal Santos Medical Center. Mag-definition of terms po muna tayo. Hindi porkit unconscious po kayo, comatose na, hindi ganun. Si Doc ang magpapaliwanag kasi may pamantayan po yan bago na nila ideklarang comatose yung isang pasyente. Tell us something more about it. Well, magandang umaga po, no? Pag una-una, para ma-define natin na gising ng isang tao, no, kailangan meron siyang pagkamalay, yung awareness, no, aware siya sa ating paligid, no, at saka meron siyang pag-iisip, no, yung orientasyon, no, nakakapag-desisyon, no, memory, yung ganun, no. So yun yung definition ng gising talaga or awake, no. Pag nawala yon, hindi tayo aware, hindi rin tayo makakapag-decide sa ating sarili, yung malay at isip. Ito po yung nagiging comatose tayo. So, pag dinala sa iyo ang isang pasyente, wala siyang malay for one hour, hindi yan comatose. Maaring hindi pa, no? Pero kailangan talaga maobserbahan natin kung ito ay pwedeng mag-progress sa isang pagiging comatose. But is there a specific period of time? Kung i-measure natin yung time, 2 days, one day, 2 days, 3 days pa, na walang malay, hindi tulog, walang malay, comatose na ba yun? Usually, ang aming pamantayan, kahit more than an hour or two na talagang wala nang, walang response. No? Kasi pagtulog tayo, kapag kunwari, gigisingin mo lang, kakalabitin mo lang. Magigising. Yes. Pero pag kinurot mo na, hinulog mo na sa kama, hindi pa rin nagigising, baka comatose na siya. Parang state of coma rin yun. Parang ganun po. No? Pero pag sinabi kasing comatose, hindi ibig sabihin na yung parang malapit ng mamatay. No? Pwede kasing meron mga reversible o yung pwedeng i-correct na mga bagay o mga irreversible na comatose. Alam mo, good naman marinig yan, Doc, kasi pag sinabing coma, ang dumadating sa utak, parang naisip ko, brain dead na. Tama. Yung kailangan ng may mga nakakabit sa makina. Yes, so, hindi pala. Hindi naman lahat. So, no? Doc, doon muna tayo sa reversible muna. Okay. Na, para magkaroon naman tayo ng pag-asa. No? Ano yung mga causes ng reversible na comatose? Tama. So, marami kasi mga dahilan po na tayo po ay nagiging comatose, no. Kadalasan po ay siyempre yung mga gamot, no. Intoxication, no, yung mga nag-overdose, alcohol, no. Sobrang pagkalasing, yung mga ganun, no. Meron din tayo mga induced coma. Ito yung mga inooperahan, binibigyan ng anesthesia, no. So, comatose ka pero reversible siya, no. Ito yung mga dahilan ng mga reversible causes. Yung mga irreversible, ito yung siyempre meron na tayo mga brain damage, no. Halimbawa, na naaksidente, nahulog sa motor, no, na nagkaroon ng dugo sa utak, no, or inatake sa puso, no, tumigil yung tibok ng puso, nawala ng dali ng dugo, no, nagkaroon ng brain damage. So yun yung mga irreversible causes. So it's the lack of oxygen sa brain ang nagco-cause ng coma. Ganun. Yes, so most of the time, no. Marami kasing dahilan, no. Pwede rin kasi na yung brain mismo ang na-damage. For example, sa aksidente, no, nagkaroon tayo ng trauma, nagkaroon ng dugo, no. So na-compromise mismo yung utak, no. Pwede mag-comatose doon. Pag na-coma ka, nilagyan ka ng mga tubo, minsan, di ba, ganun ang bumubuhay sa kanya. Tama. Makina, equipment. Apo. So pag tinanggal mo yung equipment, mamamatay yun. Depende po again sa dahilan ng comatose. So kung ang pagkakoma niya ay talagang malala at naapektuhan na yung parte ng utak na nagkocontrol ng paghinga, siyempre kailangan siyang suportahan. No? Yes. Hanggang sa yun ay may damage, no, kung ano man ang dahilan, no? Pag tinanggal mo yung suporta, hindi niya kakayanin. Mamamatay. What happens kapag ang tao ay nasa state of coma? Totoo bang nakakarinig pa yung pasyente? Kasi iba parang minsan nag-respond. Yung nagalaw yung daliri, nagaganon yun. Is it possible, Doc, na nakakarinig? Well, kasi siguro pwede mo pang kausapin? Para mapaliwanag ko yan, no, siyempre, yung utak kasi natin, meron niyang yung talagang, ang tawag natin doon yung cortex, ito yung nagkocontrol ng ating pag-iisip. Tsaka meron siyang brainstem, yung pinakagitna, no? Ito yung mga reflexes natin, eh, no? So, nung tayo ay pinanganak, yun pa lang yung nabubuo, yung reflex. Wala pa yung, hindi pa na-develop yung ating cortex, no? Pag tayo po ay na-comatose at na tinamaan yung cortex, siyempre, hindi tayo ginagigising, hindi tayo nakapagsalita. Pero dahil ang pandinig, isa yan sa mga, ang tawag namin, yung mga primitive reflex, no? Baby ka pa lang, kasi napukulan ka pa lang, nakakarinig ka na, eh. So, maaring kahit comatose ka, nakakarinig ka pa rin. Pero hindi ka makakasagot. Maaring naririnig mo ang isang bagay, pero hindi mo maintindihan kung ano ibig sabihin. Dahil walang yung na-develop na pag-iisip. And no? Could it also be nagising ka? Naririnig mo, pero hindi ka nakakagalaw? Pwede rin yon. Meron din kasing isang klase na ang tawag namin ay yung locked-in, no? Locked-in syndrome. Depende po ito sa parte ng utak na tinamaan, no?
gising ka, no? Alam mo yung aware ka, no? Alam mo yung mga nangyayari, pero hindi ka mahagalaw kasi yung party ng utak na nagkocontrol ng paggalaw, yun yung naapektuhan sa'yo. Dok, yung nagigising. Pag nagising yung iba kasi may kwento, nakita nila yung kamag-anak. Yung angel, mga ganun. Ano ba? I mean, some people believe it. But dun sa experience mo, Doc, ano ang naririnig mo? Ano yung conclusion mo? So, madalas natin narin na napapanood sa pelikula, yung mga parang near-death experience, yes. Parang ganun. Well, kung pagbabasehan mo ang siyensya talaga, no, dahil na kung may damage po talaga yung utak, hindi ka talaga makakaisip, no? Pero minsan, pag tayo ay nagkakaroon ng ano, ng mga comatose nga, no, yung parte ng utak na nagko-control ng memory, no, memoria, minsan ay okay pa eh. Kaya parang yun lang yung umiikot, yun lang yung parang gumagana. So parang yun lang yung nararamdaman ng pasyente siguro. Kaya kung naka-survive siya, no, nagamot natin at bumalik sa normal, naaalala niya yung mga ganung bagay. So yun yung possible explanation. On the scientific or medical aspect of it. So what are you saying? Parang parang in-imagine niya lang yun. Nasa utak niya lang. That's what you're saying. Oo. Meron kasi tayo mga ano eh, yung mga subconscious eh. Yung mga parang, hindi naman sa in-imagine o ano, in-invento, pero maaaring yung mga past experiences niya na nagpa-flashback, parang gano'n, no? Maaaring yun yung rason kaya nagkakaroon ng mga gano'ng sitwasyon. Maraming salamat po kay Dr. Mark Santamaria.